kauna-unahan pong presidente ng Amerika na na-indict o nagkaroon po ng tinatawag nating kaso, no? Marami pong kaso si Donald Trump, pero ito po yung pinakaseryoso, ha? At yun nga po yung sa panunuhol, no? Sa mga hindi po nakakalam, marami pong kinakaso kay Donald Trump na hindi po nag-prosper. Gusto pong marami pong reklamo pala, I mean, no? Marami pong reklamo na gustong isampa kay Donald Trump, pero hindi po yan nag-prosper o hindi po na naging makatotohanan, no? Kumbaga ito ay hindi po nauwi sa pagkakaso, no? Pero ito po, sa dami po ng gustong ikaso kay Donald Trump, dito lang po nagkaroon ng katotohanan. Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong kaso na to ay nag-uugat dito po sa kanyang pakikipagrelasyon, no? Ang alam po natin, ito yung tinatawag nating one night stand, o sila po ay magdamag na nakatayo. Hindi. Ang ibig po natin sabihin ay yung kanyang isang gabing anong tawag doon? Nung siya po ay hindi ko alam, parang before siya maging presidente ng Amerika, sa isang ano po to, sa isang porno actress, ha? Huwag na natin pangalanan si Stormy Daniels. Pangalan na pangalan, parang porn star na porn star. Okay, mga porn star, ay isa pong porn star. Ang bintang po kay Donald Trump ay nagbayad siya ng tumataginting na $160,000. Laking pera po nun, no? Kumbaga sa piso, ano yan? 5 million. Mahina ako sa quotation. Basta maraming pera. 5 yung 100,000, 5 million eh. Ayun po ang binayad ni Donald Trump dito kay Stormy Daniels. Para po ayon di umano. Yan, wag natin kakalimutan yung di umano. Di umano para po hindi na po kumanta, no, si Stormy Daniels sa kanila naging relasyon. Pero ganun pa man, kinanta naman siya ng kanyang dating abogado na nagbayad. Yung mismo nagbayad kay Stormy Daniels ang kumanta kay Donald Trump, no? Dami po nalusutan ni Donald Trump yung ano, yung naalala niyo yung lusob ng mga tauhan niya, yung ay mga supporters niya, yung Washington, parang rebellion po yun eh, no? Nalagpasan po yun ni Donald Trump, pero yung panunuhol, kasi merong testigo, yun po yung hindi, yun po yung dun po nakasuhan, yun po yung ibig natin. Pero marami po nagsasabi, pati po ang inyong lingkod, ako ang tingin ko dyan, eh sakto po 'yan, eh, no? Ito po magba-backfire po to sa Democratic Party, no? Na mag-re-electionist, kung magre-re-election pa to si Joe Biden, eh mukhang sa tingin ko malaking epekto 'yan, no? Mukhang itong pagkakaso na to, dahil first time po sa Amerika na parang hindi po kayang tanggapin ng mga actually yung mga kapartido ni Donald Trump na dati nang ayaw sa kanya, eh tila nagkaisa kay Donald Trump, no? Para mukhang si Donald Trump po ang magiging dahil dyan sa ginagawa nila kay Donald Trump, eh baliktad po yung epekto. Instead na si Donald Trump, ginagawa nila ng kaso para hindi na makatakbo. Alam nila, very popular pa si Donald Trump eh. Lalo na po dito sa dami po na pinasok na kapalpakan nito ni Joe Biden. Perceive lang natin yun, wala naman tayo rin sa Amerika eh, no? Yung nakikita po natin na marami pong disgusto kay Joe Biden ngayon, eh baka instead na ma-eliminate nila si Donald Trump bilang malupit na kalaban sa 2024 election, eh ito po magtutulak kay Donald Trump, parang baliktad, no? Parang magiging suicide to kayo. Mahilig po kasi yung mga American president na ganyan eh. Lalo na pag yung wala ko idea sa survey ni Joe Biden, ha? Pero malamang sa dumarating sa ating mga balita dito, eh malamang sa malamang parang mababa po yung survey nito ni Joe Biden, parang malabong manalo, no? Pero tingin nila katulad ng mga dilawan dito,
tingin nila, siraan nila si yung pinaka matinding pwedeng makalaban ni Joe Biden, eh mananalo sila. Eh, hindi po, baliktad po sa tingin ko yung mangyayari dyan. No? Yan pa po ang mag... kasi ang epekto po, si Donald Trump nang bigla naging frontliner para po dito sa kanyang partido. Ano na nga yung partido? Donald. Talagang maganda po kasi yung Stormy Daniels. Eh. At ang pinakamulupit doon sa one night stand na yun, ha? Ay magdamag po sila nakatayo. One night stand. Hindi po, hindi po. Ay may kwento pa yan si Stormy Daniels na hindi raw po gumamit ng anumang protection itong si Donald Trump. Grabe ha. Itayin nyo naman ha. Buhay pa. Mahilig talaga sa magagandang chiching itong si Donald Trump. Sabay-bayan po natin yan. Gumaganda po ang politika sa US. Tignan po natin kung mananalo si Donald Trump sa perceived na pagiging inutil ni o pagiging palpak Republican Party. Pagiging palpak nito ni Joe Biden sa naganap na o isa siya sa mga ano eh, sa dahilan no yung patuloy na digmaan diyan sa Russia sa pagitan ng Russia at Ukraine. Eh tignan po natin kung makabalik po si Donald Trump eh kung malulutas niya o matitigil niya mapapatigil niya yung digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Okay? So maganda po 'yan. Maganda po 'yan sa yung tingin ko labas kayang-kaya naman siguro ni Donald Trump 'yan. Ang isa pa po, no? Eh marami po nagtatanong eh kung si Donald Trump po ba ay poposasan. Eh naniniwala naman yung attorney ni Donald Trump na hindi na nararapat kasi pupunta naman sa korte si Donald Trump. Napakagandang ano, 'di ba? Napakaganda po ng ewan ko lang ha. Wala kasi ako sa Amerika eh. Ganun lang po yun. Mahirap po kasing tantyahin yung mga pakiramdam ng mga tao kung wala ka rin sa lugar na gusto mong maging topic. Parang yung vlogger na hindi taga rito. Na mga sabi-sabi lang yung nakakarating. Di po ba? Okay, punta na po tayo. Yun nga po. Isa nga po sa mga binabato ngayon ni Donald Trump. Eh, Democrats yung... yung mga uusig sa kanya, no? Yung wala siyang tiwala, manghihirap po nun, no? Pero panalo po rito si Donald Trump, kahit na po ano mangyari. Kasi ano lang ba naman yan? Panunuhol lang sa, madali lang pong, hindi po yan yung mga krimen na sukat. Kaya lang, nasyak po yung mga tao, mga US citizen. Nasyak po sila dahil first time na meron pong nakasuhan na American president. So, kauna-unahan na naman po si Donald Trump sa kasaysayan ng Amerika. Bilang kauna-unahang, kung puposasan nga siya, di siya yung kauna-unahang naposasan.